Senator Francis Chis Escudero. Senator Chis, magandang hapon po sa inyo. Ito ni Bernard, ating delegates. Magandang hapon po. Good afternoon. Well, how does it feel that you're having joined the proclamation rally of Team Pinoy yesterday has now put you at risk of being dropped from the roster of the UNA coalition? Are you worried at all about that happening? Well, siyempre, Tony, politics, sige nga, tradition, anumang bawat sa sumusuport o tumutulong sa'yo, malaking bagay palagi yon. Pero sa party at panig ko, kasabay ng pasasalamat ko siyempre sa pagdala sa akin ng Pina, siguro ang pagsabi din na hindi ko naman pwedeng gustahan kung ano ang dapat at pwede nilang gawin sa organization. Malaking tulong ang binigay nila sa akin sa pagdala ng kandidatura ko. At wala akong sama ng lobo anuman o alinlangan sa may sa pagbaba nila ng poster ko sa Cebu o anumang magiging pasa nila dahil desisyon nila yan. Mm-hmm. At this stage of the campaign, it's still very early. Does it seem that it sends a message now, at least to future candidates, that it doesn't really, it shouldn't be a point where they have to choose between two parties, whether they're a guest candidate in one party or they're actually with another party, that they should really make a determined or definitive stand as to where they belong? Let me clarify and put it this way, Tony. Number one, independent ako at wala akong pinailan o sinamahang partido nitong eleksyon to. I left MPC in 2009 and I've remained as an independent since that time up to today. Number two, nag-file ako ng certificate of candidate ako as an independent candidate. Number three, gaya ng sabi ko, kasabay ng pasasalamat ko, dinala ng UNA, dinala ng LP, kinuha ko ng UNA at ng LP bilang guest candidate nila. At nagpapasalamat ako doon. Pero hindi nangangahulugan na pwede akong diktahan o sabihan kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin, kung ano ang pwede at hindi ko pwedeng gawin. Dahil yun nga ang pangunahing dahilan kung bakit independent pa rin ako hanggang ngayon at hindi sumasali sa anumang partido. Sa halalan at sa election, lalo na sa kampanya, no candidate can afford to either lose his patience or to be ungrateful. Para sa akin, anumang tulong na binibigay sa akin ngayon ng anumang grupo, partido o koalisyon, malaking bagay para sa amin yon. Pero hindi rin naman siguro lisensya yon para limitahan o diktahan o pagsabihan ang sino man kaugnay sa dapat at hindi niya dapat gawin. Lalo-lalo na ito yung kinalaman naman sa kanyang mga paniniwala at prinsipyo. Well, at this stage, are you at least saying that you're not burning your bridges with the UNA or with the camp of Vice President Jejomar Binay? Alam mo, nagtataka ako sa issue nga niya. Bago nagsimula ang lahat ng ito, maliwanag ang usapan namin ni Congressman Toby Chanko. Yung pagpadala ng video, okay lang sa kanya. Bago ako umalis, nung bumalik ako, hindi na pala, pero wala na ako dito noon. Hindi tulad ni Lauren Legarda, wala naman akong tatay, pumanaw na ang tatay sa last year. Hindi tulad ni Grace, wala naman akong anak na pwede magsalita dahil 5 years old pa lang Tony, yung kambal ko. At hindi ko naman talaga kasi ugali at hindi naging practice ng aming pamilya na payagang manghimasok, makialam at sumali sa aming politika o kandidatura ang mga miyembro ng pamilya namin. At hindi rin siguro para kami naman na sabihin isama at idamay ko yung pamilya ko, lalo-lalo na kung hindi naman namin ginagawa noon yun. Okay. Senator Chisi Bernadette, ito ano, so noon bang, bago pa kayo mag-file as an independent, lumapit ba kayo sa UNA para tulungan kayo? Matagal naman na kami nag-uusap at magkakasama nila Vice President Binay, kung maalala naman ang dagang eleksyon. Malay ko ba, Bina, yung kinulungan kong Noy Bina kandidato ng 2010 ay magkakaroon ng tiwalay na slate ngayon. Nung tumulong naman ako at nung pumili ako ng mga susuportahan at iboboto ang kandidato ng 2010, hindi ko namang inisip na ibang grupo yon o magkaibang grupo o magkakaroon ng hiwalay na state ngayon. So yung pag-iipag-usap, yung usapan, yung pagtulungan, nando na yon na mulat-mula ka. So sinasabi nyo nga independent kayo, bakit kayo sumasama dito sa Team Pinoy at hindi doon sa UNA? Gusto lang natin malaman yung dahilan. Walang particular na dahilan at hindi para sa akin na sabihin
na mas maganda o mas pangit ang magkabilang grupo. Halimbawa ngayon, nagpunta ako sa Batangas dahil may nauna na kaming naohan sa Lipa City Colleges na forum at nandun din nagkataon yung sortie ng liberal. In fact, hindi na ako nakasama sa rally ng liberal sa Lipa at sa Batangas City dahil may nauna na rin kaming naohan na pupuntahan dito sa Metro Manila kaya kinailangan namin bumalik. Bukas halimbawa, hindi ko alam kung nasaan pupunta yung magkabilang koalisyon. Pero bukas, wala akong balak samahan ring grupo dahil Valentine's Day bukas eh. Siguro naman pwede magpahinga muna at hindi mo na haluan ng politika yung araw na yon. Oo. Pero nag-usap na ba kayo ng una at sinabi na ba sa inyo, kasi minsan sa media lang lumalabas, ano, sinabi sa, ba sa inyo na aalisin kayo o ilalaglag kayo? Kaya nga hanggat maaari, Bernadette, ayoko mag-komentaryo at sabihin ko ng mga particular na detalye o rason. Dahil lahat ito, hinihingi lamang ang reaksyon ko mula sa mga reaksyon din nila sa media. At wala pa namang rekta o direkta ang sinasabi o pinaparating sa amin, kaugnay niyan. Kaya ayoko din patulan. Alam ko nakasabay ng halalan at kampanyan ang mga maiinit at matataas na emosyon. Rason para minsan magkaaway-away ay hindi naman dapat magkaaway. Rason para hindi magkaintindihan ang nakakaintindihan ng mga individual at grupo. Are you still planning to join the sorties of UNA in the future? I'm sure it will happen. It will definitely happen, Bernadette. Sa 90-day campaign, palagi kami magkikita, magkakasama-sama at magkakatagpo-tagpo ng lahat ng grupo. At hindi sa hindi maiiwasan yun, mangyayari at mangyayari talaga yun. At yun ang sinabi ko kay Congressman Shanko nung huli kami nakausap. Okay. All right, Senator Cheese, just going back to the first salvos, opening salvos of the campaign yesterday, Vice President Jeje Barbinay reacted very strongly to comments from, I think, the president's spokespersons, where they likened this election race to a battle between black and white. And Vice President Jeje Barbinay saying that these were like a racist slur and like an insult for saying that, imputing that black would mean something negative, at least in the terms of what Malacañang is trying to imply. What do you say about these kinds of comments from both camps? Hindi naman siguro ganun yun. Hindi naman siguro intentional na maging personal yung panunalitan ngayon ng Pangulo. Laban kami naman, lalo na si Vice President, dahil alam ko malalapit ang pamilya nila at alam ko ang magkaibigan sila panahon pa ni dating Pangulong Marcos. And I don't think the President meant it that way. Siguro, Tony, kasabay na rin niya ng mga matataas na emosyon kapag ka nagsisimula na ang kampanyan. Marami nang nagsusulsol, marami nang nasasaktan, marami nang biglang na may personal. Pero sa totoo lang, sa ordinaryong pamumuhay, kung hindi naman panahon to ng pangangampanya, wala namang kahulugan tulad niya na pwedeng ibigay sa mga parehong pananalita. Mm-hmm. So you don't really see that this will degenerate into some name calling contest between the two sides? Well, sana hindi. I've never run the four campaigns that I've run that way. At sana hindi tayo bumaba dun sa level na yun. Maski nga yung nangyari sa Senado, naging napakalungkot at hirap para sa marami sa aming mga miyembro ng Senado. Dahil sa floor mismo ng Senado, may mga salitang hindi na dapat sana nagamit o nasabi. Sana yung kampanyahan, eh, hindi rin po naman mangyari yun. Dahil hindi naman defensa ang pangangampanya para sa sarili mong kandidatura na manira, siraan, o magpersonal laban sa sino mang kumakandidato laban sa'yo. Yeah. You know, I don't know if we actually have the actual soundbite, but I'm being told by my producers that one of our correspondents, Ron Gagalak, who's actually tailing the UNA campaign sortie now, managed to interview one of the candidates, Mig Zubiri. I don't have the clear soundbite from Mig Zubiri, but what I'm being told is that Mig somehow referred to your absence in the UNA campaign by way of saying na sana daw pinadala mo yung sweetheart mo. Well, again, Tony, sinabi ko na yun simula pa lamang. Mm-hmm. Ngayong kampanya ko, hiwalay sa anumang personal na relasyon meron ako. Mm-hmm. At yung personal na relasyon ko, hiwalay din sa trabaho ko. And to be fair, kung sino man ako naman na yun bago pa kami nagkakilala. At kung sino rin siya na rin yun bago pa kami nagkakilala. Walang rason para pangimansukan ko yung mundo niya at ganyan din, pangimansukan niya yung mundo ko. Okay. Senator Cheese, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin.
Tony Bernadette, sa ating televiewers, maraming salamat. Magandang hapon po. The Commission on Elections will proceed with the country's second automated elections, even without a key safeguard against fraud.